Good afternoon guys, welcome to my YouTube channel, Roro Nova Soro PH ng Alfame Audit Server Central Plains. Gumawa ako ng minimal guide sa mga nagre-request guys ng test sa KVM. Ito na po yun, papakita natin ng bago natin tinatahak na reflect build. Pero bago yan guys, shoutout muna guys kay Suras ng Harabas. Nakasama ko sa instance kani-kanina lang. Shoutout sa'yo Lodi. At syempre kay Deadshot22 ng Counter Alliance, shoutout sa iyo, subscriber natin yan. Syempre kay 6 feet below, nagpapare-shoutout ng Akuma. Shoutout sa lahat ng Akuma, mga lodi natin yan. At syempre kay Aya ng Namotosa, nakalaban namin sa KBM. Grabe, lalakas masyado nung kakampi niya. May panalo sana kami kaso hinihil niya eh. Sorry, shoutout ko lang din mga kasama ko, kay Cookies, kay William, Vilmilage, kay Kokoy, saka syempre kay D-Third, mga solid kong kagild sa Alfame, syempre. So, pakita ko lang yung ilang test ng ano ng KBM namin. Ang ganda ng run namin guys eh, halos puro panalo. Kay Aya lang kami ng Namotosa na talo kasi yun nga, masyadong malalakas ang mga kakampi nun, syempre mga minsan ang hirap tayo mga pure F2P pag nakatapat natin yung mga gumagastos. Medyo may palag tayo, pero team battle yan, 5v5 yan eh, no? So natalo kami doon kay Aya. May palag sana kami, niloloko namin si Aya, sabi namin huwag mag-heal, panalo sana. Kaso syempre imposible na maibenta ni Aya yung mga kakampi niya sa Namotosa. So ang lakas-lakas na ni Aya ngayon, grabe, ang sakit na sa mata ng kunat pa, grabe. Pero eto guys, nakita nyo naman maganda yung pasok natin ng KBM. Matagal ako hindi nakapag-KBM, nagpapaalam naman ako sa aking GL. Pero syempre, medyo maluwag-luwag ang schedule ko ngayong November. KBM tayo. Pero syempre, gusto ko makapag-post din ng GVG natin, no? Ang problema ko lang, pag GVG ng sa mga oras ng GVG, kung hindi may pasok ako, kasi normally may pasok ako ng Sabado at Linggo guys eh. So sobrang hirap, gusto kong magawa talaga ng content para dun. At sana hindi lag, hindi na nagiging problema natin sa GVG, no? Medyo lag, buti nga ngayon ang KBM hindi na masyado. Smooth na ako dito ka nung ano, KBM kagabi. Smooth lang yung ano, yung gameplay natin. At wala tayong masyado nakikitang bapo. Ang hirap yung KVM natin, tapos lag pa kalaban natin. Pero ang ganda naman minsan ng KVM kahit may minimal lag, kumakagat yung mga damage natin. Pero sa ngayon, ang papakita ko sa inyo is yung kung gaano kalaki ang damage ng reflect build sa KVM. Mostly guys, kapag ano, yung halos malalakas ang kalaban mo, tapos nagkakaubusan kayo ng oras ng laban, doon natin mas makikita yung total damage na kayang i-cost natin pag naka-reflect build tayo. So sa KVM na to guys, ang reflect ko dito is 77 and 89 kapag ano ko nakapet ako nung bear. Tapos kapag slime, 77 lang. Mas solid pa rin yung slime para sa akin guys, no? Yun lang din. May mga nakapagsabi sa akin, mas solid pa rin yung slime sa KBM kahit na 77% lang yung reflect ko. Iba pa rin kasi yung ano yung final PVP damage bonus, PVP death. Iba pa rin yung kunat na nagiging cost nun tapos sa reflect natin. Iba yung impact nun. So yun guys, siguro lang din kasi masyado pang baby yung bagong pet ko na yung Sasquatch, no. Level 11 pa lang kasi, so ang hirap din ikumpara, no, sa ating slime na level 50 plus na. So layo masyado. Ganun pa man, ina-alternate ko siya, kung mapapansin nyo. Kapag puno ang buhay ko, yung Sasquatch, para ang damage natin sa reflect is papalo tayo ng almost 90. And then, pag nangangalahati ang mga buhay ko, nagsaswap ako ng ang slime pet ng slime pet. Kasi syempre, regen din ang habol ko plus yung pampakunat. Also, balak ko, no,
Bahala kung magano na. Kasi syempre nawalan ako ng ano ng haze shield, ng regen shield. Tinanggal ko yung kasi naka-reflect shield na ako. Bahala kung magtanggal ng poison resist sa headgear ng tatlo. Bahala kung palitan ng nightmare, mga tatlong regen pa. So papalo ako ng mga 20% ano regen. Dati kasi ang nabakla sa akin is 10% lang. Meron akong 5M regen per 5 seconds. Bahala kong ibalik yun at lagpasan yung 5M. So iniisip ko kung sakali ba kung magiging mataas ang regen natin, kung kakayanin kung saluhin yung poison, mas mabuti. Kasi yung regen kasi guys, the 5 seconds, na every 5 seconds is ano yun eh. Mas magiging mas matibay tayo ng task, nagre-reflect pa tayo. So ito guys, pinakita ko lang yung ating damage. Medyo mataas, sumasabay tayo kay D3rd na damager natin. Solid na entrenger yan. So ito guys, pakita ko lang. Medyo ito yung time na ang lalakas na ito. Nakita nyo yung ano, plus 11, plus 10. Grabe naman refine yan. Ako nga, hirap ako mag plus 8. Plus 7 lang ang mataas ko, 4. Tapos wala na. Plus 5, plus 6 na. Pero ito, matataas ang mga refine nito. Lalakas na ito guys. Nakita nyo na isa naka-blue na tank. Tapos 19M ang HP niya. So, masakit yan pag ano pa yan. Nag-berserk pa yan. LK. Na tank build plus isang LK na ano. Crit type ang kakating yan. At hindi biro din kasi yung mage niya, sobrang kunat, sinubukan namin. Pero ito guys, na-record ko lang to. Makikita natin yung ating total damage output na kayang ibigay sa isang duration ng KBM na nagkakaubusan ng oras. Medyo mahaba yung oras na to guys, at enjoy nyo lang eh na pumasok na tayo guys. At tina-target ko dito yung iniisip ko kasi kung tinitignan ko muna kung kaya kong ma-delay itong mga RK na to, ay LK na to, no? Medyo makatikat itong crit type na to. Ayan, nakita nyo yun guys, bumagsak si D3rd at bumagsak ang Scenix natin. Ang hirap banggitin ng IGN ng Scenix natin. Pero shoutout sa iyo Lodi. Sa mga nagtatanong, si Aya nagtatanong kasi sobrang kunat ng Archbishop natin, ng AB natin, na si Cookies. Hindi po yan si Mimi, napagkamala ni Aya yan na Mimi. Natawa lang din ako kasi ganun, kasing kunat daw noon, no? Pero ngayon kasi napabayaan si, sayang, nanghinayang ako sobra kay Mimi. Isa yun sa mga Archbishop na talagang F2P na medyo ahead ang build, talagang ang ganda ng pagkakausad noon niya. Iba yung usad noon talagang, hindi basta makill, grabe. Kahit nga semi wheels pumapalag yun, hindi basta makill. Napabayaan lang kasi nagkaroon ng problema si Mimi at medyo napag-iwanan ng, yun ang problema natin, no? Pag ang character natin napag-iwanan natin ng mga 1 month, may problema na. Medyo naiiwan ng sobra. And then lalo na kung 2 months na wala. So yun ang problema. So nakikita ko na pag online naman si Mimi paminsan-minsan. Pero syempre hindi na nagiging sapat yun. So sayang. Nagkaroon siya ng minimal na problema. So sana makarecover pa, no, si Mimi. Ang sarap din kasing kasama nun. Magaling yun sa crowd control lang. Yun ang kinakaganda nun. Tapos kapag nagki-KBM kami, nag-uusap-usap kami by mic, yun ang kinaganda rin. Ito, wala kami masyadong usap na ito. Talagang true chat lang kami, true chat. So, sayang. Sana makabalik si Mimi. Nakamimiss ko rin si Wardaddy talaga. Wala na, bumigay na. Matagal na nag-quit. Di ko rin alam kung babalik pa, pero sana. Nakakamiss yung dating team ko, no guys, napaka-solid. Kung tuloy-tuloy lang sana yung dalawang yun. Kahit yung dalawa lang na yun, yung iba kasi mga nagsipag-quit nung una pa naman, ang mga nagpaparamdam ng hindi na tatagal. Siyempre, iba kasi nag-focus sa real life guys, no? Hindi natin sila masisi. At ako naman din, medyo naging busy ako guys. May time na hindi ako nakapag-post minsan, hindi ako nakapag-gawa ng content. Sobrang busy rin, pero siyempre hindi ako bumigay sa rocks guys. Kasi sabi ko nga, rocks is life.
Sa mga nagtatanong guys, nakita niyo nagpost ako noong nakaraan ng ano namin ng test damage kay ano, kay Readmau. Nagpost ako sa buy and sell na for sale ako. Hindi po ako for sale, guys. Tactics ko lang 'yun para makapag-post ako sa ano, sa buy and sell para additional view lang din. So nakalagay doon reason for selling, bahala na kayo mag-price. Para lang makapag-post ako sa buy and sell, makalikom ako ng ano, additional view lang. Additional view lang para sa YouTube ko. So hindi po ako magbebenta ng account. Yes, guys, no po. Lalong-lalo na si Roro Nova Soro, hindi natin ibebenta 'yan. Bukod sa Roxy's Life, yan ang main ng YouTube ko, di ba? So pag binenta ko yung YouTube ko, mawawala, matatabunan. Sayang, sayang. Napapanghinayang, marami nang hinayang, lalong-lalo na ako, guys, hindi ko to ibebenta. So sa mga nakita, no, na nakapusa ko ng ano, reason for selling, tactics ko lang po yun, additional lang yun na ano, na para baka additional post ako. Ang dami rin kasing ano dun, Ragnarok kasi yung buy and sell yun. So maraming makaka-view rin talaga nung last post ko ng kalaban natin si Readmau na grabing semi-wheels yun. Grabe. Laki gastos niya ron. Tapos muntik natin. Namuntika nating mapandapasa na kahit isa lang eh. Pero hindi kaya talaga. Hindi kaya. Sobrang solid ni Readmau. So shoutout sa iyo. Lodi natin yan. At ito na guys. Maubos ng oras. Makikita natin yung ating damage output na cost ng reflect for one ano KBM ano battle duration. Laki guys, nakita niyo yon, 76m ang damage ko. Zoom lang natin ng konti. Ayan guys, kung titignan niyo 76m, medyo may layo ng konti sa mga kasama kong damage, no. Ang layo-layo. Ang laki, grabe. Grabing damage, nagulat din ako, no. Nag 76m tayong damage sa isang ubos oras ng isang KVM battle. So, malaking ano 'yon, guys, no. Malaking ano 'yon, score ba? Malaking score sa KVM kasi may time na hindi lang siya, may time na iskoran tapos paramihan ng kill pa. Iba-iba kasi ng ang ano, basehan ng ano ng KBM sa win. May mga time naman na dapat buhay lahat ng team mo bago maubos yung oras ng KBM, no. Yung battle duration natin. So kapag may patay na team sa kalaban din natin, mga isa dalawa tapos tayo is puno, kompleto tayo, and then mas lamang sila sa points, pwede tayong manalo. Pero matik kapag mas maraming pag buubuhay ng mga player na kalaban natin at mga buhay sila, tayo may onting tabas, matik, talo tayo dyan. Pero sa points basta dun din ang laki ng base dun. Dati na wala yung sa per kill eh. Nangyari dati noon, ang ganda ng resulta ng KBM, paramihan ng kill tapos paramihan din yung sa heal, yung nagiging yung cost ng total ng ano ng heal ng buong team, no. Doon din naka-base 'yun. Sa ngayon ganun din naman naka-base ngayon, pero more on scoring sa KBM ngayon eh, hindi sa kill naka-base. Palakasan ng score. Pero syempre, wala tayong aasahan sa kalaban natin. Ang lalaki din ng damage output niyan. So, itong test na 'to, guys, pinakita ko lang sa inyo. May nakalaban tayong mga taga ibang bansa yan at iba mga refine yan. Grabe, ang lalayo sa atin. Mas ahead ang build niyan sa atin, no. Ang kukunat kahit yung ano niyan, yung ito tong mage, ayan yung dumapa na yan. Ang kunat niyan, grabe, guys. Pero kayang-kaya naman sana. Nagkakataon lang din na malakas din ang kanilang AB. So kung mapapansin niyo, nagpapalit ako ng pet Sasquatch, naka-Sasquatch ako. Pag medyo gumuguhit ang buhay ko, palit ako ng slime. Naghahabol din ako ng iba pa rin kasi yung regen nun sa ngayon. Kasi nga, ang taas ng level ng slime ko, no? 50+, 50+. Pero, itong Sasquatch, tinatarget ko rin makuha yung skill ng, ano, ng pet na revive. Ang laking bagay, no? Kapag nakuha yung ulti, no? Nagre-revive siya ng party member natin sa KBM. So,
napaka ano nun, napakalaking tulong nun sa mga EB natin. So sa mga nagtatanong kung napaka worth ba ng Sasquatch sobra, mababa lang kasi ang level sa ngayon. So ang target ko nga, dahil nga nag Sasquatch ako, mawawalan ako ng bumaba yung regen ko kasi, pero may HP regen din yan kasi, so kailangan ko lang talaga yung ipa-level. At yun nga ang iniisip ko, no, kung papalo ako ng HP regen sa Sasquatch din plus sa slime, and then kung kakayanin kong tanggapin ang lason nang wala na akong poison resist, kung magtataas naman ako ng HP regen sa aking headgear, mga tatlong ano pa, nightmare pa, ang laking possibility na ano, na mas malaking ano yun, mas malaking aangat ng build natin, no? Kapag kaya ko nang tumanggap ng lason, kasi syempre yung marami bumabakbak sa atin guys, eh, na ano, na mga damager, na pwedeng ma-counter natin yung damage by every 5 seconds ng ano, ng HP regen. So yun ang iniisip ko guys, no. May pambili naman na ako ng isang card, pero syempre nasa 400k ang isang card, kailangan ko ng tatlo, so onting usad pa. Sa ngayon, kailangan ma-damage test ko rin muna kung kakayanin ko magbawas ng lason by HP regen. So yun, paantabayan na ng aking build, hindi pa siya tapos, marami pang iuusad dyan. Nakapokus muna ako sa ating card ng regen. Yun talaga, nakasanayan ko yung 5M regen at ngayon nawala, dahil sa shield, nawala yung shield ko. Nabawasan ako ng 10%, ang laki nun, grabe. At ang regen natin parang nasa 2M mahigit lang. So hindi sapat yan, dapat nasa 5M mahigit na ang regen natin. So hahabulin ko yan, possible sa susunod kong mga post, makikita nyo yan. So maubos na yung oras guys, papakita ko lang ang ating damage output. Nakakagulat, nakakagulat kasi syempre wala akong haste masyado guys eh, pero continuous lang ang aking shield damage. Ito guys, pakitaan natin, nakakalula, 128M ang naging damage ko, di ba? Solid, nakita niyo yun guys. Si Coco ay naka 7M CD third, naka 12M CD third, tapos si ano to, V Mill Age, naka 15M. So layo, no, 128M, nagulat din ako, grabe. So napaka-importante na ito guys, no, sa KBM, dahil points ang basihan na natin. So thank you guys for watching. Paki-like and subscribe, at lagi niyong tatandaan, nasa porma ang lakas. Please support my channel. Thank you.